Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan Kibuloy, nagtatago sa ilalim ng lupa. Ayun o dito kay General Torre. Nako po, ay matindi ho ito. 2,000 pulis sumalakay ho diyan sa loob ng KOGC. At mayroon na ho tayong nakuha mismo na impormasyon galing mismo dito kay General Torre na itong si Kibuloy ay nagtatago ho sa ilalim ng lupa diyan po sa loob ng compound ng KOGC. Bibigyan ko po kayo ng latest update kung ito nga ba ay nahuli na o hinuhuli pa at ano ho ang mga kagamitan nila para tuluyan ng matris o itong si Kibuloy dito sa pinagtataguan ho sa ilalim ng lupa. Mga kaibigan, ito ho, bibigyan ko po kayo ng latest update buhat ho dito kay General Torre na pinaninindigan na itong si Kibuloy ay kahit nagtago pa sa ilalim ng lupa ay kaya po nilang mahuli, subalit medyo ika nga po ay nagkakaroon po ng matindi yung action dito. Mga mahal kong taga-subaybay, ito wag na natin patagalin, pakinggan po natin, unawain buhat po dito kay General Torre. Shoutout sa iyo, General Torre. Ako po ay humahanga at sumasaludo sa iyong tigas nang ika nga po ay paninindigan na talagang ito pong iyong ginagawa kahit ano pa, ilang abogado pa ang iyong harangin ay hindi ka maharang dahil legal ang iyong mga aksyon, mga kaibigan. Heto po. Kung basihan, anong warrant of arrest ba yan para pwede po natin mapag-usapan? Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Yari. Ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain na lang ng reklamo. Pero ngayon, mapasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano niyang magpasok. Pero nanindigan si Torre, nagigibain ito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang sasakyan at fire truck. Sa uli, pumayag din ang KOJC group na pumasok ang mga pulis. Binalaan din sila na... Iyon ang gustong-gusto kong mga action eh. Ha? Iyong may mga taning ka, talagang muli ho, saludo ko sa iyo, General Torre. Ito po yung pagpasok nila na nagkaroon po ng komosyon sa pamagitan po ng mga tagasunod at abogado nitong KOGC. Ituloy po natin dahil dito ay matutuklasan po natin na nagtatago si Kibuloy diyan o sa ilalim mo ng lupa na may mga paraan po silang dapat gawin para na sa ganun po ay mahuli itong si Kibuloy. Ito po. Na huwag tangkaing hadlangan o harangin ang mga ginagawang paghahanap ng mga pulis dahil makakasungan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunan mismo ni Police Brigadier General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, SAF, CDM, arresting team, first aid team. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation. Ayun na, kompleto rekado po sila. Lahat ng mga papeles ay dala, DSW dala din, naka body cam po. So maganda po ang pinapakita po dito ng ika nga po yung mga aksyon na kapulisan na legal. Ito po. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilockdown ng pulis. So mga kaibigan, yan po yung dala nila. Ha? Detector na kahit makapal yung simento
ay kaya hong ma-detect mga kaibigan sa pamagitan po na mga aparato na dala ho nito ni General Torre, mga kaibigan, dala ng mga kapulisan. So maganda po mga kaibigan, so dito panoorin po natin itong karugtong, dahil dito ay diretsahan sinabi nitong si General Torre na itong si Kibuloy ay nasa ilalim ng lupa ho nagtatago. Ito po siya ang buong compound, bagamat may ilang mga miyembro pa ang nagpumilit na pumasok sa loob. 5 miyembro din umano ng KOJC ang inimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy, kaya nila ito hinahanap. Nandiyan, nandiyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos na ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan, dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan siya nagtatago, pangker. Kaya meron kaming dala-dala dyan, heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sakaling mahuli ito, ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. From H3. So maliwanag po mga kaibigan, nako po, ay ang tawag pa nga nitong si General Torre, doon po ay bangker, nagtatago po sa bangker di umano itong si Kibuloy. Ayon dito kay General Torre na mayroon nga po silang dala na mga kagamitan na ika nga po ay kahit ganun pa ilang metro ang kapal lang simento na pinagtataguan itong si Kibuloy, ay kayang-kaya po nilang itres ito, mga mahal kong taga-subaybay. Ito mga naturang miyembro, dahil ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon, at may dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Rosalie Pinabulan na naman ng Hero 11 ang alegasyon ng KOJC na may 7 miyembro sila na nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga otoridad. Ayon sa Hero 11, hindi matay lang umano ang mga naturang miyembro dahil ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon. At pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas umano sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre, 30 ektarya itong compound na kanilang lilibutin at may 40 building ang kanilang papasukin, at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang sila kung nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin, at mamayang alauna ng ditong hapon. So mga kaibigan, so ganun ho, mayroon mo nga pinapalabas itong mga kampo ng TODC, lalo na itong mga bayaran na ika nga po ay bayad vlogger na may namatay daw ho. So ayon po dito, dito tayo nagbabatay, ay wala hong namatay at hinimatay lang po. Maliwanag po dito ha, maliwanag sa balita na ito, dito tayo nagbatay. So ilang oras po tatagal itong paghuli kay Kibuloy diyan, no, sa ilalim ng tunnel, sa ilalim ng lupa? O pakinggan po natin. Ay inaayahan ni General Torre itong mga pindi na pasukin ang compound ng KOJC. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Rosalie. Oh, Laline, kasi kanina, no, bago tayo mag-ere, meron tayong mga naririnig na mga ulat na merong pumanaw at may mga nasugatan. Oh, nabanggit mo nga kanina na nasa 4. Alright, yan po ang latest update. Mga mahal kong taga-subaybay, wala pong namatay, nang himatay lang po. So fake news po yung kumakalat na sa kampo ng KOGC na may namatay. At ayon po dito sa balita, ay hindi po nila alam kung matatapos ngayon o hanggang bukas. Wala pong sinabing time kung kailang matatapos. Basta ang importante ay isa-isa ho, bawat sulok ginagalugad ho. At nang sa ganun matagpuan si Kibuloy, at sabi nga nitong General Torre, naninindigan siya na itong si Kibuloy ay nagtatago sa ilalim ho ng lupa. Sabi pa nga niya ay bunker. So yung bunker na ho yun ay parang tunnel ho, na malalim. So yan po ang ating latest update, mga mahal kong taga-subaybay. At hanggang ngayon po, ilang oras lang ang nakakaraan,
ay hindi pa ho nahuhuli si Kibuloy. So mamayang gabi ho ay magbibigay po ako sa inyo ng latest update kung ito ba ay nahuli na o kung ito ba ay ano kung ano ang kaganapan diyan sa loob ng KOGC. So pinapatunayan lang ho ni General Turi na handa niya, hindi po sila alis hanggang hindi po dala si Kibuloy, dahil kompleto rekado sila na may dala po silang detector para ma-detect diyan po sa ilalim ng lupa itong si Kibuloy. Dahil yan po, mga impormasyon na yan ay na-validate po nila at nagkaroon po sila ng kaukulan na ika nga po ay pagsusuri. That's why ito na po ang the end para na sa ganun gumawa sila ng aksyon na 2,000 na kapulisan ho. Itong ika nga po ay hakot ni General Turi upang na sa ganun ay mapusasan at mahuli ng tuluyan itong si Kibuloy. So may kumakalat ho na itong KOGC ay lulusob. 8 milyon ang lulusob sa Malacanang. Bibigyan po natin ang pagtatalakay din yan mamaya. Abangan po mga mahal kong taga-subaybay. At maliwanag po dito kung nagbabatayo tayo. Dito sa balita, shoutout UNTV, wala pong namatay. Hinimatay lang po. Maraming kumakalat sa social media, lalong-lalo na ang kampo ho ng QGC na pinakalat nila na ika nga po ay may mga namatay. Yung pala ay hinimatay lang ho. So hindi po natin alam kung titingnan po natin mamayang gabi kung ano po ang latest development dito sa mga nanghimatay. Ito ba ay talagang tuluyan ng namatay o nanghimatay lang nga ba? Kasi pabago-bago po ang takbo ng panahon. Mamaya nga ho, ay anong nangyari, di ba? So kayong pinapakalato kanina pang umaga na namatay ay hindi na pong katotohanan. Oh, you're right, mga kaibigan, shout out po. Abangan po natin mamayang gabi aking isa pang upload. Kung ano na nga ba ang latest update sa paghuli dito kay Kibuloy sa ilalim po ng tunnel, sa ilalim ng lupa na yan po ay ang sabi nga pinaninindigan ni General Turi ay nandun bang po sa ilalim ng lupa, kaya na may dala po silang mga heavy equipment na ika nga po kung paano makatrace ng tao na tumitibok pa ang puso, kayang itrace ayon sa kanya, di ba? Yung pantrace nila ay kahit ilang metro ang lalim ng lupa na pinagtataguan ni Kibuloy ay trace nila ang tibok ng puso ng tao. Ibig sabihin na si Kibuloy ang pinatutungkulan. Yan po muna ating latest update. Maraming salamat to. Muli kong inuulit hanggang ngayon no, patuloy pa rin ho ang pagtugis, paghuli dito kay Kibuloy. But mayroon na po silang sign na ika nga po yung nagtatago sa ilalim ng lupa. Ang sabi nga ni General Turi ay bunker. Ibig sabihin po na tunnel, mga mahal kong taga-subaybay. Isang like lang ho sa video na ito sa comment section ho. Inanyayaan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palakpakan.